sabi ng mga kumukup kay Marco. Kinuha daw siya ni Bianca at ni Cheryl. Kasama si Cheryl? Paano nangyari yun? I want you to meet my preschool supervisor. Magkakilala ba kayo? Hindi. May sasamihin sana ako sa'yo eh. Sana mapatahod mo ako. Bakit? Ano pang kasalanan mo sa akin? Siya eh. Magkasabot sila? Mahal, hindi ko alam. Kasi nung gabing nasaksak si Cheryl, meron nakuha ng picture. Hawak niya. Kaya dun ko natuntun kung sino yung mga kumuha kay Marco. Camille, basta pag may nalaman kang hindi maganda tungkol sa akin, sana huwag mo muna akong husgahan. Mahal, baka yun yung pakay ni Cheryl. Baka yun yung pakay niya, kaya gusto niya ako makausap. Baka gusto niya sabihin sa akin yung lahat ng alam niya. At nung pupunta na siya dito sa bahay, baka nalaman ni Bianca. Tapos pinapatay siya ni Bianca. Pinapatay niya si Cheryl? Pinapatay ni Bianca si Cheryl? Mahal, calm down. Umilawan ka muna, okay? Huwag muna tayo gumawa ng kahit anong conclusion dahil baka aksidente lang naman yung nangyari. Okay? Baka naman, hindi rin kayang gawin ni Bianca yun. Baka wala siya kinalaman dito. I mean, hindi naman siguro kayang pumatay o magpapatay ni Bianca. Di ba? Sandali, saan ka pupunta? Nagpunta ko kay Bianca! Gusto ko malaman kung anong totoo! No! Mahal! Mahal! Listen! Mahal, ano ba? Ang linaw-linaw na ng lahat! Paano mo naging asawa ang unang asawa ko? Ikaw daw ang unang pinakasalan ni Marco. Pero kami ang unang nagmahalan. Ako mismo ang magsasabi kay Marco ng totoo. And tell him what? I already told you he doesn't remember anything! Well, at least hindi tayo nagtatago ng sekreto sa kanya. Anong ginagawa mo dito? I came to propose a friendship. We also encourage an unorthodox teaching. If gusto nilang magsuot ng flower headband, magic wand. Ganyan din magturo ang asawa ko. It was a stormy night. Then nalaglag sa bangin yung minamaneho niyang sasakyan. Pinaikot tayo ni Bianca! Pinaikot niya tayo sa lahat ng kasinungalingan at kinuha niya tayong tanga at sinira niya yung buhay natin, Mahal! Listen to me! Listen! Let me help you. Let me help you ilabas yung galit sa kanya, okay? Ano, mahal? How are you feeling? Bakit niya tayo niloko? I'm guessing because she's too obsessed with Marco. Nakaya niya manloko ng iba? Mahal, I'm not an expert on this, but sometimes, sa sobrang pagmamahal ng isang tao, gagawin nila ang lahat para makuha lang yung gusto nila. Kung mahal niya si Marco, dapat sinabi niya ang totoo. Napaka walang hiya ni Bianca, mahal. Isipin mo na galit ako kay Marco, pero yun pala, mas grabe pa yung pinagdaanan niya sa akin. Mahal, wala kang kasalanan. Namuhay si Marco sa kasinungalingan. Niloko, binilog ang ulo, ginawa ng ibang buhay. Mahal, paano kapag dumating
araw na bumalik yung alaala niya. Sobrang sakit nun. Nakakasira ng bait. Tapos malalaman pa niya na paano ko ipapaliwanag sa kanya yung sitwasyon natin ngayon. Pagkatapos ang lahat ng pinagdaanan niya, paano ko ipapaliwanag kay Marco na may mahal na akong iba? Mahal, I think Marco deserves to know the truth. Kahit masakit. Ipapangalan natin yung panganay natin kay Manong Julio pagka lalaki. So, pagka babae naman, Julia. Kung lalaki kasi ang gusto ko, Julio. Di dahil babae, Julia. Magpapatayo din ako ng paggawa ng meble. Sama naging engineer. Parang di naman ako umaasa sa sahod ko lang. Di na ba masakit? May kaunting kirot na lang, Ho-chan. Marami pong salamat. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil binigyan ako ng ikalawang pagkakataon para makahingi ng tawad sa iyo. Kung meron man pong magandang naidulot ang lahat ng to, yun ay yung naging maayos na yung relasyon natin. Kayo na lang ho yung meron ako eh. Sinira ni Bianca yung buhay ko. Lahat ng mga pangarap namin ni Camille noon, ninakaw niya. Hindi ka na mag-iisa, Marco. Bukas ang bahay ko dito kung gusto mong umuwi. Kung pwede lang ho, sanang naalala ko lahat. Tapos makalimutan ko lahat ng panloloko sa akin ni Bianca. Para patas. Pero hindi. Minahal ko naman siya, Chang. Bumuo kami ng pamilya. Napakasakit lang na nakatungtong pala lahat yun sa kasinungalingan. Excuse me, miss. Nakita mo ba si Marco Saison? Oo. Sino ka? Ako si Bianca Saison. Ikaw si... Masama kang babae! Teka, miss! Please! Hindi ko alam kung ano narinig mong kwento, pero kailangan ko siya mahanap. Tulungan mo ko. Judge me all you want. Pero masama bang magmahal? Kailangan ko siya mahanap. Maraming salamat ulit, Chang. Basta't Marco, ano't anuman ang mangyari, may bahay ka ditong uuwian sa Dumaguete. Manong, malayo pa ba tayo? Ma'am, nandito na po tayo. Sige ho. Tara. Tara. Si Marco yun ah! Kuya, sundan mo yung tricycle! Bilisan mo! Bilis! Mahal, maraming salamat ha. Nandun ka kagabi. Kasi, hindi ko alam kung anong magagawa ko kay Bianca kung hindi mo ako napigilan. Natutunan ko lang din dati yun, mahal. Ang galit pa ako sa mundo. Sorry, mahal. Bakit ka nagsasorry? Kasi sa lahat ng pwede mong mapangasawa, ako pa. Damay katuloy sa lahat ng problema ko. I wouldn't have it any other way, mahal. Kahit ano pang problema na kasama sa pagpapakasal ko sa'yo, haharapin ko. Basta kasama kita.
malalagpasan natin lahat to. Salamat, mahal. Gusto kong sampahan ng kaso si Bianca. Para sa panluloko niya sa amin ni Marco. Kailangan niyang managot. Susuportahan kita. Ikot mo ako sa mga kasinungalingan mo! Hindi ko kayo pinagsabay ni Camille dahil simulat sa pulsa lang yung minahal ko! Ako ba kahit kailan hindi mo ako minahal? Minahal kita kasi akala ko totoo yung mga sinasabi mo! Pero ngayon nakakaalala na ako. Alam ko na lahat ng pagmamahal na binigay ko sa'yo puro kasinungalingan din! I just did it because I love you! Akala ko namatay ko sa plane crash, but I found you! I found you, Pangga! Tumatawag-tawag kaya sa paghahanap sa'yo because I love you! Alam mo kung sino yung tinatawag ko na salitang yan. Hindi ikaw yun, Bianca! Kung talagang mahal ka ni Camille, bakit siya subuko sa paghahanap sa'yo? Dahil kahit anong hanap niya sa akin, hindi niya ako matatagpuan dahil kinulong mo ako sa isla. Dahil tinago mo ako sa Amerika! Eh bakit napakasal siya sa iba? Ako lang, ikaw lang ang minahal ko simula nung bata pa lang tayo! Tawin niyo na ako, alis na ako. Pangga! Pangga, I love you! Lumapit sa akin! Pangga, asawa mo ako! Oo, asawa kita! Asawa kita sa kasinungalingan! At kung anong meron tayong dalawa, tinatapos ko na lahat ngayon. Oo, Pangga! Pangga, Pangga, I love you! Pangga, I love you! Pangga! Uy, ano sasabihin ba natin kay Ma'am? Hindi ko nga alam yun, na-apekto ang yung school. Uy, tama niya, nandiyan na siya. May problema ba? Ma'am, medyo kumalat na po kasi yung issue sa inyo nila Mr. and Ms. Aison. Yung sinag po ni Ms. Morin sa The Nationalist. May mga social network sites din po kasi nakisali sa issue, kaya mas lalong kumalat. Hindi naman po totoo, di ba? May mga reporters po na gusto po kayong interviewin, pero pinalabas na po ng guards. Mga magulang din po, nagtatanong na rin, ano po pong sasabihin namin? Just don't say anything. Tsaka ma'am, marami na pong parents ang tumatawag. Yung ilan po sa kanila, gusto na pong ilipat yung mga anak nila sa ibang schools next sem. Talaga? Reading gossips about your boss? Kapag meron ka naman gustong malaman sa akin, pwede mo naman ako tanungin eh. Sir, I'm sorry po. Ang dami po kasing request for interview ng mga press. Yung tungkol po dun sa balita na tungkol sa inyo. And you got curious. Sige, ano pa ba gusto mong malaman sa akin? Tanungin mo ako. Anyway, kapag may tumawag ulit, sabihin mo sa kanila wala akong balak magpa-interview. At pwede ba, huwag kang magbasa ng chismis sa oras ng trabaho? Okay po, sir. Sorry po ulit. Hello. Naalala mo ba yung recruiter ni Marco?
Yes, yung nakausap namin ni Camille. Alam mo ba kung nasan siya? Ah, sige. Salamat. Yes, Dad. Naalala na ni Marco ang lahat. What? Everything? What's happening, Alfredo? Naalala na ni Marco ang lahat. Oh my God! Kamusta ka dyan? Do you need anything? I can call for help from Mayor... Don't worry about me. I'm on my way home. Papunta na ako sa airport. Mas mauna ang flight ni Marco. Ano ang gagawin mo? Gagawin ko yung sinabi mo. I'll do everything to remind Marco of his love for me. Galit siya ngayon, I understand that. Pero just in case na umuwi siya sa atin, Dad, dapat yata ilayo mo si Julia Bianca dahil ayoko madamay siya dito. Kami na ng mami mo ang bahala sa kanya. Kailangan nating ilayo si Julia dito. Let's take her to Cebu. Isang gulong. Ha? Ano ba? Ano ba? Ah! Ano ba? Ah! Lola? Where are you packing my things? Because we're going on vacation. Really? Yay! Let's pack Mommy and Daddy's things too. No, sweetheart. Ikaw, ako, si Grandpa lang ang magbe-vacation. Why? Kasi your mom and your dad busy sila sa furniture store. But I'm not living without them. Come on, sweetheart. Susunod naman sila eh. When? Basta, susunod naman sila. But... We're going to the beaches in Cebu, and then we'll go to Bohol. You'll see the Chocolate Hills. We're going to Chocolate Hills? Yes, and you'll see all the Tarsiers. Wow! Yes! Are you excited? So, we'll meet tomorrow para sa preparation ng enrollment. Okay. At saka yung venue para sa team building natin. Pinag-uusapan na po namin yun. Okay. Very good. Come in. Yes. Marco. Kailangan kitang makausap. Excuse me, bawang na po kami, ma'am. Tungkol saan? Summer 2005. Namamasyal kayo ni Manong sa Mayrizal Boulevard. May nambastos sa'yo. Tumulong ako pero ako yung nasaksak. Kaya savior yung tawag sa akin ni Manong. Second sem, 2006. Nag-enroll ako sa social dance para lang maging kaklase kita. Tinuruan mo ako sumayaw, di ba? Kasi parehas kaliwa yung pa ako. Kahit na umuulan, tuloy-tuloy pa rin yung pagpa-practice natin. March 2007. Sinagot mo ako pagka-graduate mo. April 2008. Kasalang bayan. Nakasalan mo ako. Pagka-graduate ko. September 2008. Bumagsak yung aeroplanong sinasakyan ko papuntang Dubai.
naalala ko na lahat kami. Naalala ko na lahat.